sakramente nang ilalagak sa simbahan ng Immaculate Conception sa bayan ng Nampikwan ang banal na mukha ni Jesus. Ito ang magandang balita ni Father Christian Magtala sa mga mananampalataya ni Jesus Christ matapos mapagbigyan ang kanilang kahilingan na sa nasabing simbahan na manahan ang replika ng Holy Face of Jesus. Dati kasi itong Nampikwan, it's owned by Hacienda Alzate before. At bumalik sila dito at tinignan nila yung place, kamusta na ba yung place. At nagkaroon kami ng coordination. Kaya sabi niya, Father, we can propagate the devotion to the Holy Face of Jesus dito sa Nampikwan. So I made a study kung ano itong Holy Face of Jesus. And then I realized it's a good blessing for Nampikwan. At kaya ito ay pinapropagate nga natin ngayon. At although dapat dati visit lang, pero we were granted na dito enshrined sa ating parokya. Ang banal na mukha ni Jesus na nakamarka sa isang tela na kasing laki ng panyo ay pinaniniwalaan ng mga Katoliko na nakapatong sa mukha ni Jesucristo nang siya ay mabuhay na muli makaraan ng tatlong araw na pagkamatay sa krus. Base sa mahabang taon na pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na authentic o totoo ang nasabing panyo. Noong pinaglapat ang Shroud of Turin at Holy Face of Jesus, ay magkatugma ang pagkakaimprenta ng mukha ni Jesus. Ikalawa ay imposible umanong masulatan ng kahit na anong tinta ang tela. At ikatlong patunay ay perpektong nakamarka ang mukha ni Jesus sa harap at likod ng panyo. Noong pinaglapat nila ang Shroud of Turin at Holy Face of Jesus, exact face. Yung face ng mukha niya, yung hugis ng mukha niya, yung ilong, yung sugat. Sa Shroud of Turin ay naka-open, and then sa Holy Face of Jesus ay naka-close na. Ibig sabihin, nag-heal na. At pangalawa, itong telang ito, imposible kasi itong tela na ito na masulatan na kahit anong klaseng na ink. Kaya, paano nagkaroon ng appearance ng mukha ni Jesucristo doon sa tela? So, yun ang pangalawang nakita natin na authentic siya talaga. Paliwanag ni Father Magtalas, napili ang Nampikwan na maging luklukan ng Holy Face of Jesus sa tulong ng pamilya Alzate at dahil sa pagiging payak at simple ng nasabing bayan katulad ng Birheng Maria. Maraming taon na aniya ang nakalilipas nang kilalanin at ipalaganap ni Pope Benedict XVI ang debosyon sa banal na mukha ni Jesus. Sa kasalukuyan ay pansamantalang itinalaga at ibinukas para sa mga mananampalataya ang araw ng Biyernes bilang araw ng Holy Face of Jesus. Ako po si Clarissa Di Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.